In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. At Pentecost, the apostles received the Holy Spirit, marking the official start of their mission. They are to preach the gospel to all peoples. The presence of the Spirit is a guarantee that their mission will not simply be a human endeavor, but the work of God, the continuation of Jesus' saving mission. The tongues of fire marked the apostles' inner transformation, since they are to communicate God to others. God must be present in them like fire that enkindles frozen hearts and shines the darkness of sin and unbelief. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. Have mercy on us, O Lord. For we have sinned against you. Show us, O Lord, your mercy. And grant us your salvation. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Glory to God in the highest.
mystery of today's great peace, sanctify your whole church in every people and nation. Pour out, we pray, the gifts of the Holy Spirit across the face of the earth, and be the divine grace that was at work when the gospel was first proclaimed, till now once more the hearts of the believers. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the Acts of the Apostles. When the time for Pentecost was fulfilled, they were all in one place together. And suddenly there came from the sky a noise like a strong driving wind, and it filled the entire house in which they were. Then there appeared to them tongues as of fire, which parted and came to rest on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in different tongues as the Spirit enabled them to proclaim. Now there were devout Jews from every nation under heaven staying in Jerusalem. At this sound, they gathered in a large crowd, but they were confused, because each one heard them speaking in his own language. They were astounded, and in amazement they asked, "Are not all these people who are speaking Galileans? Then how does each one of us hear them in his native language? We are Persians, Medes and Elamites, inhabitants of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Persia and Pamphylia, Egypt and the districts of Libya near Cyrene, as well as travelers from Rome, both Jews and converts to Judaism, Cretans, and Arabs. Yet we hear them speaking in our own tongues of the mighty acts of God." The word of the Lord. Thanks be to God. Lord, send out your Spirit.
A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, no one can say, Jesus is Lord, except by the Holy Spirit. There are different kinds of spiritual gifts, but the same Spirit. There are different forms of service, but the same Lord. There are different workings, but the same God, who produces all of them in everyone. To each individual, the manifestation of the Spirit is given for some benefit. As a body is one, though it has many parts, and all the parts of the body, though many, are one body, so also Christ. For in one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, slaves or free persons, and we are all given to drink of one Spirit. The word of the Lord. Thanks be to God. Please stand.
kindle in them the fire of your love. On the evening of the first day of the week, when the doors were locked, for the disciples were for fear of the Jews, Jesus came and stood in their midst and said to them, "Peace be with you." When he had said this, he showed them his hand and his side. The disciples rejoiced when they saw the Lord Jesus. Said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you." And when he had said this, he breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit. Whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you retain are retained." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Marigaya, kaarawan po sa inyong lahat. Happy birthday po sa inyo. Pagdiriwang po ng Pentecostes. Pero magtataka kayo bakit happy birthday. Kasi kapag pinagdiriwang po natin yung kapistahan ng Pentecostes, ay pinagdiriwang natin ang kaarawan ng simbahan. Ito po yung birthday ng simbahan. Bahagi yun ng isang pagkilos na nawa ay huwag natin kalimutan. Sabi nga ni Peggy, ilang taon na? Ay di 2016 minus 33. So bahagi yun ako sa ay hindi udulog natin ngayon sa rabat ng pumumikapag ang dakilang biyaya na ipinagkaroon ng Diyos bilang kaganapan ng kanyang pangako. Ipapadala ko ang Espiritu Santo. Na kung saan may siyang maging gabay natin sa pagkaak natin sa daydream na ito hanggang makamit natin ang buhay na walang hanggan. Sabi nga po natin na nakaraanin ko, bakit umakit mo si Jesus sa langit? Sabagat yung kanyang misyon ay tapos na. E paano tayo? Sabi nga ay ipapadala niya ang Espiritu Santo upang maging gabay natin, maging guru natin, maging pamantayan natin sa pagkilos natin sa daydream na ito. At ito, ngayon, sa kapistahan na ito, ipinag-iriwang natin ang nabanggit na kaganapan. At ano po yung ibig sabihin ng to be filled with the Spirit, ang mahuspos ng Espiritu Santo? Well, pakita po natin sa Ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito, noong si Jesus ay unang nagpakita sa kanila doon sa lugar na kanilang pinagtipunan noong huling hapunan, ay nakita po natin alin na sila ay naroon nagtatago, nakatago
kapatid o mga pinto na tatakot sa mga Hudyo. Pero noong ipinadala ni Jesus ang Espiritu Santo, na maliwanag na nakita po natin dito po sa gawa ng mga apostoles sa unang pagpasa, ay bahagi yun na kung saan ay yung pagbaba ng Espiritu Santo ay makita natin maliban po doon sa may nakarinig sila ng malaking ingay. Ay ano nakita natin yung mga apostoles ay nangangaral at napapakinggan sila sa iba't ibang wika. Sa iba po ay kung tawagin natin ay speaking in tongues. Ito yung pagkaunawa ng iba. Yung nais ko naman sabihin na ito ay the gift of interpretation. Kasi naiintindihan ng mga nakikinig kahit na sa iba't ibang wika. Kasi hindi naman lahat ni Galileo, yung mga apostoles ay Galileo. So binanggit dito yung kung saan-saan sila galing ng mga lugar. So bahagi yun ako sa arene, naunawaan nila yung ipinapahayag ng mga apostoles. Pero alam mo ba talaga? So ito yung nakita natin yung biyaya. Pero ano ba ibang description na makita po natin sa tinatawag po natin mga napumuspos ng Espiritu Santo? Sa ayon po sa mga sulat, sa banal na kasulatan, lalo na po na po sa mga sulat ng mga apostoles, kasama na po rito yung sulat ni San Pablo, lalong-lalo na po sa sulat niya sa mga taga-Galacia, may mga ilang mga nagpapahayag ng masasabi natin na ito, ito yung nakita nila bilang mga napuspos ng Espiritu Santo. Maliban po sa lahat ng sinabi dito, yung tinatawag po natin na bilang apoy na bumaba sa mga alagad. Pero may mga pagkilos na masabi na ito ang mga inaalihan ng Espiritu Santo. Katulad po limbawa na ano, yung isang description na ipinigay ay a woman filled with a child. Ang isang babaeng nagdadalang tao. Sabi po ng mga talumasa ay ito ay tumutukoy din sila sa mga babaeng mga naglilihi. Doon inalit tulad yung pagbaba ng Espiritu Santo. Iba naman yung tinatawag po natin billowing of the sheep. Makita po na isang matitas na sasakyang pagbakat na humaharurot sa karagatan. Pero meron pong mga description na kung tawagin natin ay less poetic, hindi masyado makata. At ito yung nais ko yung gamitin. Ano yun? Yung description ng nalalasing. Hindi mo nalalasing sa alak. Ngunit nalalasing sa Espiritu ng Diyos. Yung mga napupuno ng Espiritu Santo, sabi nung lalo-lalo sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Galacia, ayan yun. Mga nalalasing sa Espiritu ng Diyos. Kinakailangan na malasing tayo ng Espiritu ng Diyos upang tunay nating maipagpatuloy ang misyon na ipinaiwating sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Saan tayo malalasing? Una, ay tulad na ipinahayag ko sa atin, no? Lalong-lalo na po yung hapon ng pagpapatawad. Sa Ebanghelyo po natin mula kay San Juan, ay maliwanag po na kung saan ay sinabi ni Jesus na pagkatapos na sabihin na tanggapin ninyo ang Espiritu Santo, tinigahan sila. Ano ko ganun sinabi ni Jesus? Ang sino mang pinatawad ninyo ay patatawarin na. Ang sino hindi ninyo pinatawad ay hindi na pinatawad. Hindi lamang po ito sa ganit tumutukoy sa kapangyarihan ay pinagkaloob sa mga lagad. Na kung tawagin natin ay ang kapangyarihan sa banal na
sa pagpapatawad ng mga kasalanan, confession, na kung saan ay binigyan ng kapangyarihan ang tao na magpatawad ng kasalanan. Na kututusin po, kung mapapansin natin sa lumang tipak, only God can forgive. Pero inayangan ang Diyos na rin ibigay ito para maging bahagi ng pagpapatawad ng Diyos, ang pagpapatawad ng tao. Pero hindi lang po yun, nakita natin na binigyan ng Diyos ang kapangyarihan ng mga pari na magpatawad. Ngunit dahil nakita niya yung kahalagahan na rin, napakahalaga po yung elemento ng pagpapatawaran. Ang humingi ng awad at ang magpatawad. Lalong-lalo na ho ngayon, ramdam na ramdam natin yung katatapos na eleksyon. Marami ang mga nasaktan. Gawa po na ating pagnanais na makita na yung ating ipoboto. Naging masyado tayong passionate sa pagdating sa politika. Ay kung isa din natin nakita na tayo sa ating pagtatangkol, ay kung isa din natin alam na tayo nakasasakit. Yung pangyaya ngayon ng national unity, hindi po tayo magkakaroon ng national unity kung wala po yung pagpapatawaran. Hindi po tayo makapagsisimula ng pagpapalibagong pagkilos kung hindi tayo marunong magpatawad. Kinakailangan po natin ang pagpapatawad. Hindi lang po ngayong panahon na katatapos ng eleksyon, kundi sa pagtuloy nating pagkilos, yung mga ugnayan na nasira, gawa ng pagkawala ng tiwala, kawala ng responsibilidad, maging ito man sa ugnayan ng mga mag-asawa, sa ugnayan ng mga magulang sa kanilang mga anak, ugnayan ng magkakapatid, magkakaibigan, ay napakahalaga po yung elemento ng pagpatawad. Pati mahirap magpatawad, kung ikaw lang mahirap, kaya ang kinakailan, hilingin mo ang Espiritu Santo. Sabagat magagawa lamang natin yan kapag tayo ay nalalasing sa Espiritu ng Diyos, ang Espiritu ng pagpapatawad. Ano ba ang pwede natin mabigyan ng higit ng pagpapahalaga? Yung panyaya ng simbahan, lalong-lalo rin ngayon sa panahon na ito, ng taon ng awa ng Diyos, Extraordinary Jubilee Year of Mercy, na patuloy tayong inibigyan ng pagkataon na rin na tumulong sa kapwa. Bahagi ho na kung saan ay makita po natin na tayo inaniyahan ng Diyos sa pagkaawang gawa. Almsgiving. Padre, hindi ko naman kung paano-ano yan. Kundi kaya ay kapag ikaw ay tumutulong kasi meron kang hinahanap na kapalit in some other way or form. Yung pagtulong mo, maganda yan. Kailangan dahil naghahanap ka ng kapalit. A businessman ka lang. Hindi yan pagtulong ng isang Kristiyano. Ay kaya ka tumutulong ngayon, ay kasi para i-voto ka, politiko ka. Kaya ka tumutulong lamang ay para ikaw ay i-voto. Nakalungkot yung isipin, may mga taong kailangan na tulong ay gawa ng eleksyon. Well, no? Mabuti rin nun, kaya lang hindi mo yan makakristyanong pagkilos. Dapat tayo tumutulong tayo sapagkat katulad ng pangayon ay pinapahayaw ng toong may kapag. Na ibinibigay ng Diyos, wala naman tayong binigay sa Diyos eh. Pero walang ginagawa niya sa akin, walang humpay na pagtulong na ibinibigay niya sa atin. At ito na lang makuha natin, maging katulad tayo ng Diyos, na ang pagtulong natin ay sapagkat nais natin matularan ng Diyos na hindi naghihintay ng anumang uri ng kapalit. Kaya po, bahagi yun ang pagtugon natin sa harapan ng Tuhan ni Kapal. Alam nyo, ngayong araw na ito,
may bukid, ipinagdiriwang din po natin yung pagkapasalamat natin sa bilang isang bansa sa Pilipinas, sa pagkapasalamat natin sa Diyos, sa pulong po ni San Isidro Labrador. Ito po yung araw natin ng pagkapasalamat sa pagkilala natin kay San Isidro, ang magsasaka. So huwag natin kalimutan yung ating mga magsasaka na siya nagbibigay ng ating pang-araw-araw na pagkain. Pero higit sa lahat yan, no? Yung halimbawa rin yung ibinigay ni San Isidro. Ano yung isang halimbawa na ibinigay ni San Isidro? Yung manalangin, kahit na siya ay bago pumunta sa kanyang dupain na sinasaka. Untusin, hindi niya ka sariling dupa yun. Pero dahil sa iyo yung kanyang sinasaka, every morning, anong ginagawa niya, dumadaan muna siya sa chapel. Isinumbo niya siya ng kanyang kasama. Bakit? Anong sabi ng kanyang kasama doon sa kanilang amo? Ay, hindi ko nagtatrabaho yan. Inuuna niyan muna ang simbahan. Pero nakita po natin sa limbawa na ibinigay ni San Isidro. Nalalasing sa Espiritu ng Diyos. Kaya po, maging madali po yung panalangin, kawang-gawa, ang pagpapatawa. Ang pagkakas, ako yung papatawa, kaya isang beses lang, nakainom ka na ng Espiritu ng Diyos, hindi ka pa nalalasing. Kasi yung pag sinabi mong nalalasing ka sa Espiritu ng Diyos, hindi dapat tumitigil ang iyong pagpapatawa. Mahirap. Kasi nga bakit? Hindi ka pa nalalasing sa Espiritu ng Diyos. Kaya yun po yung hilingin natin. Yun po yung hilingin natin sa harapan ng Poong Megapalo sa araw na ito. Sa pagpapadala ng Kanyang Espiritu Santo, maliwanag. Bumaba na ang Espiritu Santo. Pero ano yung sabi ni Jesus? Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kasi nga, baka ibinigay ng Diyos, ayaw natin tanggapin. At ito yung panalangin natin sa harapan ng Poong Megapalo. Magsitayo po tayong lahat. So, ano pong alam nyo, Tagalog o English, Come Holy Spirit, o alam na Espiritu Santo. So, sama-sama natin awitin, English at Tagalog. English, okay. Sama-sama natin idulog sa harapan ng Poong Megapalo. Hingin natin na malasing tayo ng Espiritu ng Diyos. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father.
Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of sins, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Filled with paschal joy, let us earnestly to God the Father, that He who graciously bestowed the Holy Spirit on the apostles may now send upon us the Spirit of His Son, Jesus. He beseeches the Lord. Lord, send us your Spirit. Lord, send us your Spirit. For the shepherds of our souls, that they may have the strength to govern wisely the flock entrusted to them by God, by listening intently to the Holy Spirit, we pray. Lord, send us your Spirit. For those who hold public office and those who assist them in promoting the common good, that they may always seek guidance and inspiration from the Holy Spirit, we pray. Lord, send us your Spirit. For the elderly who suffer from isolation or sickness, that they may be strengthened by our love of them as brothers and sisters, we pray. Lord, send us your Spirit. For missionaries and workers of evangelization, that they may embolden by the power of the Holy Spirit dwelling in their hearts, we pray. Lord, send us your Spirit. For those who have fallen asleep in the hope of resurrection, that God may welcome them into the light of His face, we pray. Lord, send us your Spirit. Incline your merciful ear to our prayers, we ask, O Lord, and listen in kindness to the supplication of those who call on you. Through Christ our Lord. Amen.